nire-recommendar namin na site para dito sa Fingerling Production at sa Marketable Production, yung existing na na fish pond na develop na siya, kasi pinagbabawal naman ngayon yung gumagawa ka pa ng bagong fish pond kasi magpuputol ka nga ng mga mangrove. So yung existing lang fish ponds. So depende lang naman sa area. Yung Fingerling naman, pwede naman maliliit, mga 1,000 square meter na area hanggang 1 hectare. Manageable naman yon, yung 1 hectare hanggang pwede pa rin 1.5 hectares or 2 hectare. Pwede ka pa rin mag-Fingerling production doon. Yung sa Marketable Production naman, pwede mga 0.5 hectare ka magsisimula hanggang 1 hectare, mga optimum size ng pan yun, pwede rin 2 hectares, manageable pa rin yun. So i-adjust mo lang yung stocking density mo according to size ng pan compartments mo. Sa pan Fingerling Production at saka Marketable Production, yung activities naman are more or less similar. Kasi una, i-prepare mo muna yung fish pan compartments mo before ka mag-stock. Usually, it will take mga 1 month to prepare the pan. I-check mo muna yung mga dikes, mga gates, mga screens, i-prepare mo siya for mga damage. Saka i-repair mo yun kung meron man before ka magsisimula, para hindi naman makalabas yung mga isda mo, hindi naman malalabas yung tubig mo. Ganun. Then, kailangan mo ang pan bottom, dapat mo siya nga i-dry, totally dry, para naman mapatay yung mga pests and predators na nandoon, para hindi maubos yung mga cultured stock mo. Kakainin yun ng mga predators doon, at saka mahina naman ang tubo pag mayroong mga competitors, mga iba-ibang isda, yung katulad ng tilapia. Iga-dry up mo siya, sun-dry, for about 1 to 2 weeks. While sun-drying, you have to apply first yung organic pesticide nga. Hindi tayo gumagamit ng mga chemicals na non-biodegradable. So, ginagamit lang natin para makontrol yung mga pests and predators ng fish pan ay yung organic nga, tulad ng tea seed powder. Ginagamit yan siya during pan preparation, yung hinahanda pa natin ng fish pan before tayo magsistock. So sa pan preparation naman, part na yung mag-a-apply ka ng tea seed powder para papatayin yung mga tilapia na nandoon or mga isda na hindi naman kasama sa eco-culture mo, kasi magkukumpit naman sila sa eco-culture mo na isda. Bangos nga, ang rate naman ng application niya is mga 75 kilos per hectare. Kung minsan dagdagan mo, depending naman on kaano karami pa rin yung natitira doon sa mga puddles, mga water puddles doon sa pan bottom, yun, i-adjust mo lang yung rate mo. Pagkatapos mo mag-apply niyan, after 3 days, mag-a-apply ka na ng lime to neutralize the acidity of the pan. Pag mataas yung acidity ng fish pan, hindi tayo makapapatubo ng mga natural food. At saka pan neutralizer din siya. Pag may mga iba-ibang mga chemical doon, man yung neutralize niya. Lime application mo is 1 ton per hectare pa rin. Spread, broadcast mo lang siya doon sa pan bottom at saka sa side ng dikes. After application of lime, mag-a-apply ka na ng chicken dung. Ang application rate noon is 1 ton per hectare. Old pans, yung continually used pans, but for new pans, it is 2 tons per hectare. After ng organic fertilizer, apply naman tayo ng inorganic fertilizer to boost naman production of the natural food in the pan. So, ang ina-apply natin, depende sa recommendation nung nag-analyze ng soil natin. So, dito, 16-20-0 ang ginagamit natin. Ang rate naman niya is 25 kilos per hectare. At saka, minsan naman, yung complete fertilizer, 14-14-14, ganun din na rate. After 7 to 10 days, magsa-side dressing naman tayo ng inorganic fertilizer pa rin at a lower rate na 15 kilos per hectare. After every 7 to 10 days, para mag-stimulate naman ng continuous na natural food production. While doing that,
continuous naman yung staggered na pagpapapasok ng tubig. Sa simula, 5 centimeters, then after mga 5 days to 7 days, dagdag ka naman ng another 5 to 10 centimeters hanggang ma-attain mo yung desired na water level mo na 0.5 meters. Dapat makukonsider mo na yung dike mo na makukontrol yung erosion niya kasi normally naman, every 2 years, dapat mag-rehabilitate ka sa mga dike mo kasi ma-erode yun. So ang ginagawa namin dito, tinataniman namin ng mga halaman tulad ng bilang-bilang. Aside from itong bilang-bilang na tinatanim namin, meron ding mga fruit na nakatanim doon katulad ng mga pineapples. Makakatulong din ito to lower your operating cost, mga expenses mo sa fish pond kasi hindi ka na magpaulit-ulit ng rehabilitate ng dikes mo. Ito nga, sobra 5 taon na mga dikes namin, hindi pa siya nag-erode. Ang pagkukontrol naman natin sa mga predators tulad ng mga ibon, so nilalagyan lang natin ng mga bird scare lines, hindi natin pinapatay yung mga predators, ganun. After about 1 month nga, so pwede ka nang mag-stack ng fingerlings mo. In the same manner, doon naman sa marketable production mo, yun din ang gagawin mo na pan-preparation. Sa hatchery natin doon sa Pangkangan, meron tayong mga milkfish breeders na nakalagay sa mga fish cages natin doon. Yun ang pinagkukuhanan natin ng mga fertilized eggs na kung saan kinukulikta natin doon sa cages at saka pinapahatch natin sa mga hatching tanks natin sa hatchery. After 24 hours, maging larvae na siya. Yung larvae na yun ang nire-rear natin sa mga larval rearing tanks doon for about 20 to 25 days hanggang maging fry siya. Yung pagkukulture naman natin doon ng larvae hanggang fry, ang ginagawa natin doon, nagkukulture tayo ng natural food, phytoplankton muna. Yung phytoplankton naman na pinaparami natin doon, yun ang magsisilbing pagkain ng mga zooplankton or rotifer na siya namang pagkain ng ating mga larvae para tutubo sila hanggang makarating sa fry stage. After which, yun, dinadala na dito for rearing to fingerlings. Dito sa fingerling production natin, stacking time na recommended early morning kasi malamig pa yung tubig kasi pag mainit na, diba, mas stress yung isda, so magkakaroon ka ng mortality. So early morning kami magsa-stack dito. Normally, i-acclimatize mo yung tubig na galing sa hatchery dito sa fish pa naman para ang isda hindi rin mas stress. Iba kasi ang doon, tubig na pinaglalagyan tulad ng salinity niya, temperature niya. So i-acclimatize natin by ilalagay muna yung bag doon for ilang minutes, 30 minutes ba to 1 hour, hanggang parang mag-stabilize na siya bago mo siya i-stack doon. Ganon din ang gagawin natin sa marketable production. Pero pag galing naman dito sa fish pan natin, similar naman ang condition nila, so pwede na direkta na lang natin pag-stack doon. Pero ang importante nga na malamig ang panahon, na hindi naman stressful para sa mga isda na isa-stack mo. Ang stacking density naman natin sa fry na isa-stack natin for fingerling production ay 25 to 30 pieces per square meter. Pwede tayong mag-stack sa isang hektarya ng 250,000 hanggang 300,000 pieces na fry. So ang survival rate mo naman doon is from 50 to 80%. So makukumpute mo na doon kung ilan ang maha-harvest mo. Sa marketable production naman, so sinabi ko nga ang stacking density niya is 8,000 per hectare. Pwede ka pang mag 10,000 hanggang 12,000 pieces per hectare. So maka-harvest ka naman doon ng from 2 metric tons hanggang 4 metric tons per hectare.